Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na puri, paglulati, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lang. Dobling paggalang po sa ating pong minamahal at kinagalang na Pastor Evangelist Will Destrada Almeida at sa di malilimutang turot aral ng ating pong minamahal at kinagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doubling at pagbati rin po pala sa mga beloved children po at saka po sa inyong mga minamahal na kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Noong nakaraang Biyernes po ako po'y nagdaos ng aking karawan na dinagdagan na po ng aking pinakamamahal na Panginoong Jesus na taglay ko po ang kalakasan na nagmumula sa Kanya. Isa pong patotoo ko mga minamahal, noong September 8 po, nais ko lang po share sa inyo na grabe po talagang himala ng ating pinakamamahal na pag-ingat po sa aking buhay. Alam niyo po, ako po inutusan po ng aking beloved tita na tignan po yung paupa niya po dahil daw po nagre-reklamo yung umuha pa po dun sa bahay niya tapos tumutulo daw po yung sasala niya. Sa madaling salita po, pinuntahan ko po yun tapos dun po sa garahe po nila, meron po napakalaking haso na nakatali po dun sa sulok. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, napakalaking aso po ito. Kung tumayo po ito, siguro po kasintas ko. Bantay po nila dun sa bahay. Alam niyo po, nung po nag-ano po ako ng ayos ako ng hagdanan po dun sa bubong, nandun po ako sa harap, halos talagang pilit niya po akong inaabot. Pero dahil po nakatali po siya, kable po yung tali niya, hindi niya po ako maabot. Alam niyo po, nung pumasok na po ako dun sa sala nila, sa himala po, kaparaan po talaga ng ating pinakamamahal. Alam niyo po, pagpasok ko po dun sa sala, naputol po yung kable po ng aso yan at pumasok po sa loob, binabol po ako. Alam niyo po, ang himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi po ako nakita ng aso, halos dinaanan lang po ako dun sa ano, dumiretso lang po sa ano. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, kung dun po lang po sa pag-aano po sa garahe, kung dun po naputol yun, malamang nilapa na po ako ng asong yun. Pero grabe po, ang pag-ingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isinil po ako, hindi po ako nakita ng aso. Grabe po talaga. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa akin. Isa pa pong patotoo ko, ito po, hindi ko po talaga makakalimutan hanggat ako'y nabubuhay. Alam niyo po, nung nag-ano po ako ng tubo doon sa aking tita ng lababo, inaayos ko po yung linya po ng tubo at nag-ukay po kami sa ilalim ng dalawa pong kasama. Alam niyo po nung puputulin ko na po yung tubong yan na gamit ko po ang lagarin bakal. Alam niyo po, ang pinuputol ko po pala ay mga kuryente po, mga napinanginoon. Hallelujah, hallelujah. Pagputol ko po ng kuryenteng yan, bigla po siyang pong sumabog. Ang himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung pong lagarin bakal ko po, ang siyang nasunog yung aking kamay, hindi po nasunog. Hallelujah. Man, hallelujah. Totoo po ang pagbibigay, ang turo po ng ating beloved pastor. Mula po nga ako yung natutong magbigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ay grabe po talaga ang ginawa po sa aking buhay. Alam niyo po, nung natuto po kung ano, hindi na po ako nawala ng trabaho. Magmula po nung ako'y mabautismo dito sa pangalan, tanggapin ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi na po ako nawala ng trabaho. Grabe pong pag-iingat at pagpapala po sa akin. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurian, pasasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord.